So yo, what's up? Welcome back ulit sa ating YouTube channel, Sir Edu nga po pala from Sir Edu TV. So thank you so much sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagla-like, nagko-comment at nagsha-share ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please consider subscribing na din po. Ano? Malaking bagay po yan para sa ating mga small YouTubers na mabilis mag-grow. Ano? Eh, paalala ko lang po pala uli yun sa ating raffle ng DBXEX 4000. Pag umabot tayo ng saktong 10,000 subscribers, ay paparaffle na natin to agad. So sana umabot tayo ng 10,000 subscribers bago mag-Christmas para maipadala natin agad yung ating DBXEX 4000 sa mananalo dun sa ating raffle before New Year, ano, para meron kayong additional na processor sa inyong sound system. Papadala natin yun door to door kahit nasan ka man sa buong Pilipinas. So, yun lang. And then, thank you so much. And then, our video for today is regarding lang dito sa ating BIM 4. Ito pala yung BIM 4. Pinahiram lang to sa atin ng Pats Mobile. No? Thank you, Mr. Victor Jansuba. Pinahiram niya sa atin to dun sa ating last event, ano. Ayan, ito pala, ang brand pala nito ay Stage Light. Ayan, hindi po ito bago, ano. Ayan, kung makikita nyo po, may mga alikabok pa. Pero lilinisin natin yan after. Ayan, ito po ay BIM 4, Stage Light po ang kanyang tatak. At ito po ay 100 watts. Meron po itong apat na bulb. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, meron po itong apat na bulb. Ayan, 25 watts each. Ayan, malakas din po yan. Goods na goods din po yan. At, ayan, nagagamit din natin yan sa event. Ayan. Ang price pala nito is nasa around 14,000 each to 18,000 each, ano? Depende sa store na pagbibilan nyo. Ginagamit to ng Pats Mobile pang pamalit dun sa BIM 230 pagka medyo maliit yung budget. Ayan. Tapos ito po yung likod niya. Meron lang po dyang saksakan ng dalawang input and output. Ayan, pag magde-daisy chain tayo. Tapos ito yung power supply. Then ito po yung switch. Tapos sa harap po niya is, ito po yung kanyang, ayan, yung dyang kamag-a-address. Ayan. Hindi kita eh. Ayan. So ayan, de-demo lang natin to, mabilisan, ano. Ito po yung gagamitin natin sa kanya na power controller, Disco 240, ano. Ayan. So, manual lang yung ipapakita ko sa inyo dito sa video na to para medyo magkaroon lang kayo ng idea kung paano gamitin tong BIM 4. Ayan. At kung paano yung itsura niya pagka umiilaw na siya. Ayan. So, ayan, ano. Setup lang natin yung stand natin ng camera and then pakita ko na sa inyo yung demo nitong ating BIM 4. Ayan. So ayan, ano, ito nga po pala ay, kung di po ako nagkakamali, 16 channel po yung ating BIM 4. Kaya ang gagawin lang natin sa kanya is manual. Dito pala sa controller na to, pagka magpe-page 1 ka, dito ka, pindutin mo to, and then page 2 is ito. Ayan, pakita ko lang sa inyo muna yung slider 1. Yung slider 1 is para sa, wait lang, P3. Ayan, para po siya sa rotate. Ayan, yung channel 1 sa rotate. Ayan, yung sa channel 2, hindi ko alam kung para saan to, pero medyo gumagalaw lang siya ng konti. Then channel 3 is para dun sa, ayan. Ayan po siya. Tapos channel 4, ayan, medyo gumagalaw lang din siya ng konti. Hindi ko sigurado kung para saan to. Tapos channel 5, hindi ko din alam kung para saan to, pero no reaction siya. Ayan. Tapos itong channel 6, napansin ko dito, ito yung master ng ilaw niya, ano? Ayan, master ng ilaw. Yung ilaw niya, dahil apat na bombilya yan, from channel 8, 8, 9, 10, 11, yun yung apat na bombilya niya. So, pakita ko sa inyo. Ayan. Ang ilaw lang sa channel 8 is yung isang piraso. Ayan, kita ba sa camera? Yung isang piraso lang. Ayan. Ito yung master. Yung channel 6. Tapos yung palang channel 7 is para sa strobe. Ayan. So, mabilis, pwede. Ayan. Pwede rin mabagal. Yung channel 7 niya.
So pwede nyo rin pala to sa mga nagtatanong, pwede nyo rin tong gawin dun sa mga DMX 512, yung maliliit, yung tig 1,000 plus lang. Pwede yan. Ayan. So punta tayo sa page 2. Ayan. Ay page 1 pala, tanggalin natin stroke. Page 2 tayo. Yung channel 9, ito yung susunod na ilaw, yung sinasabi ko kanina. And then channel 10, channel 11. Ayan. Bali yung ilaw niya, 8, 9, 10, 11. Yun po yung para sa kanyang ilaw. Iangat lang natin ng konti. Para hindi masyadong silaw yung ating camera. Ayan. Sa page 2 ulit tayo. Ito dito naman po, hanggang 11 yung na-testing natin. Dito naman tayo sa ating channel 12. Ayan. Sa channel 12 naman, ito po yung rotate ng ilaw ng ating beam. Ayan. Ayan po siya. Nagro-rotate po yung kanyang ilaw. Ayan. Pwede nating pabilisin. Ayan. Pwede nating babagalin. Ayan. Ganyan po siya. Tapos yung channel 13, changing color po yan. Color wheel na tinatawag. Ayan. Ayan po. Pwede natin iba-iba yung kulay. Pwede rin naman pix. Ayan. For example, pink, yellow. Ayan. Yellow. Ayan. Pwedeng white. Yellow. Ayan. May blue din yan actually. Ayan. May blue. May orange din yan. Depende sa kulay na gusto mo. Ayan. Ayan. So, hanggang dun lang siya. Yung 14 kasi, hindi na natin alam kung para saan to. Ayan. Hindi na niya malaman yung gagawin niya. Ayan. So, may mga nakaprogram na to. Pakita ko lang sa inyo. Back tayo dun sa automatic. Ito po yung nakaprogram niya. Ayan. Ayan. Iba-iba po yung program niya. So, napakaganda po nito, lalo na kung mayroon po kayong smoke. Ayan, pakita lang natin. Lipat na rin lang. Ayan. Ayan po yung mga program na ginawa ni Brother Victor Jansuba ng Pats Mobile. So, thank you sa pagpapahiram sa atin na to, no? Ayan, panoorin natin yung mga nagawa niyang program. Ayan, napakaganda po nito. Alternative po ito sa Beam 230 kung maliit lang po yung venue at kung maliit lang din po yung budget ng client. Ayan. So, gumuguhit din po ito, lalo na kung meron kayong fog machine or mga haze machine, gumuguhit din po yung ilaw na to. Kahit 25 inch bulb lang po siya. Note lang, ano, pwede nyo po, hindi lang po dito sa controller na to, pwede nyo itong magamit. Pwede nyo rin po siyang gamitin sa mga 512 na controllers. Mas madali lang po mag-program dito, mas madali mag-save compared dun sa mga 512 na maliliit. Ayan. So, next natin, pakita natin. Ayan, meron pa tayong mga ibang pin-program dyan. Program ni Brother Victor Jansuba. Ayan. So, ayun, ano, napakaganda ng ating Beam 4 na pinahiram sa atin ng Pats Mobile. So, thank you so much sa inyo po. Ano. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Meron kayong mga kaalaman na nakuha. Thank you for watching. Hanggang dito na lang yung video natin for today. Kung may mga tanong kayo, suggestions, comment nyo lang sa baba. At
Kung di ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please consider subscribing na rin din. Salamat po. Bye-bye. Advance Merry Christmas po.